hindi po ako magbabago. Nagkakataon lamang po na medyo kulang pa ako ngayon, gawa ng hindi pa ho tapos yung aking kaso, at pinibenta ko po yung mga property ko, at pag nagkataon po sana ay nabenta na, huwag po kayong mag-alala. I'm going to create a remarkable change not only in the lives of those Filipino, but uubusin ko po lahat ng pagbibilan ng aking mga property para matulungan ko yung mga taong tumulong sa akin nung ako po ay nasa kulungan. That is the best thing we could do. Sabi ni Spax Harry Roque, hintayin mo, ikakaso ko sa'yo. Ulol, gusto mo suntukan tayong dalawa eh. Gong-gong. O, oh, ayan. Lumayas ka rito. Hintayin mo, ikakaso ko sa'yo. Ikaso mo na. Ako pang tinakot mo, tarantado. Pa-shout out, Boss FLM, sabi ni Jason San Jose. Sato Margarita, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga kababayan natin. FLM, more blessing to come. Thank you, Ma'am Sato. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako magbabago. Yung alab sa puso ko, ganun pa rin po. Kung minsan, pagpapasensyaan nyo ako dahil napakarami ko pong iniintindi at minsan hindi ako nakakapag-live. Pero ako'y lubos na naliligayahan sapagkat kayo'y nandiyan lagi para sa akin. At maraming salamat po. Ang hiling ko na lamang po ay yung ating admin na si Eliza ay may hatid na sa huling hantungan at mabigyan natin ng maayos na libing. Si Gumamela nandyan. Pick account po yan ni Harrieta. Yan ang gustong gusto ni Sir Idol, mga basher, na inis kayo sa inggit. Mainis kayo. Sir, sa inggit lang mga yan. Yes. Sabi ni Christy Quit, Idol Francis Leo Margos, God bless you always. Thank you po. Melody Echage, tulungan natin ang government. Salamat sa help nyo. God bless you. Yes. No. I don't want to help the government. But I wanted to help those people na nahihirapan. Yan po. Kasi yung government, nasa kanila lahat ng resources eh. Samantalang ako, kailangan ko pang maghanap buhay, kailangan ko pang kumita para lang matulungan yung ating ibang kababayan na hindi na ho napapansin ng government. Ang maiaalay ko na lang sa government, panalangin na sana maitama nila lahat kung merong mang pagkakamali. Sabi ni Jerome de la Cruz, Boss, wala ka na bang balak mag-asawa ulit? Hindi ko isinasarado ang aking pintuan sa ganyang bagay, Jerome. Yan ang ginawa sa akin ng lipunan. Sinira nila ako. Pati pamilya ko dinamay nila. Nilayasan ako ng, kumbaga iniwan ako ng asawa ko. Ngunit ang Diyos, Jerome, masyadong matalino. Hindi kanya bibigyan ng problema para pahirapan kanya. Kumbaga, ano ba yan eh? Ano yan eh? Ika nga eh. Hindi kanya bibigyan ng problema ng hindi mo kayang lampasan. Hindi kanya bibigyan ng problema para ipahamak kanya o para sirain kanya. Bibigyan kanya ng problema para patatagin kanya. Sabi ko nga, when I pray for strength, He gave me a lot of troubled people to help. When I ask for wisdom, He gave me a lot of problem to solve.
And then I realized my prayer were answered. Kapag nagsarado, may sinaradong pintuan para sa iyo. Tandaan mo, napakaraming nagbubukas na oportunidad para sa iyo rin. So hindi ko isinasarado yung bagay na yan. Ayokong magsalita ng tapos tungkol dyan. Pero minsan nag-iisip din ako kasi sa gabi, matutulog ka, parang hinahanap mo yung may taong yayakap sa'yo. O yung pagising mo, merong mukhang nakangiti at nag-aalala sa'yo. Ngunit sa kabila, nung nawala man yung asawa ko, ay binigyan ako ng Diyos ng napakaraming taong higit na nagbigay at nag-uul ng pagmamahal sa akin na hindi na ibigay ng asawa ko. Kaya hindi ko pwedeng questionin. Ika nga, in God, perfect time. Sabi ni Doc Emotero, balikan mo na lang, boss, si Mayo. Hindi na ho mangyayari yan. Ito ho, kahit magtutuwad pa sila ng buong lahi nila, hindi ko na ho sila tatanggapin. Tinalikuran niya ako dun sa mga panahon na higit kong kailangan ng pangunawa. Kaya naipangako ko sa aking sarili na those people who are with me at the lowest part of my life are the only people who can eat with me at the same plate in my table. Alam niyo ho ba na marami pa akong kaibigan na hindi ko pa ho pinapupunta sa bahay at hindi pa ho nakikipagkita hanggang ngayon. Ngunit yung mga supporter ko, kahit sila'y OFW o kahit sila'y ordinaryong tao, kapag nagsabi sila na gusto nila akong makita, ipinagluluto ko ho sila. Mismo ako ho ang naghahain para sa kanila. Sabi ni Maria Magdosa, Mira Magdosa, sana hindi ka magbago. You are a blessing to others. Hindi po. Pinahirapan man nila ako, ikinulong man nila ako ng kulang 4 na taon, hindi ho ako nagbago. Kahit ho nung nasa kulungan ako, alam nyo, nung nasa kulungan ako, bumaha sa Cagayan. Yung ibabayad ko ho sana sa aking abogado, ipinadala ko ho sa Cagayan para mabigyan ng bigas yung mahigit 1,500 pamilya doon nang tigitigisan sa ako. Nasa kulungan ho ako the following year. Tinatadtad ako ng kaso, ng NBI, ah. Lumubog ang Montalban, Rizal. Yung ipambabayad ko ho sana sa aking mga abogado, pinabili ko ho ng bigas at pinamahagi ho sa Montalban, Rizal. Ganun na naman, nasa kulungan ho ako, nasunog ang alabang. Alabang gilid. nasunog kay Kapitana Tintin Abas. Imbis ho na gamitin ko sana para makabili ako ng maayos na tulugan, makakain ng masarap, alam niyo yan, sa loob ng kulungan, ay mas minatamis ko na lamang ho na ipadala dun sa Barangay Alabang na mahigit 500 pamilya ang binigyan natin ng tigitigisan sa akong bigas. Yan, kay Kapitana Tintin Abas yan. Naka-record po dun yan. So, ang ibig kong sabihin nung mga panahon na ako'y nakakulong, nagdurusa sa isang kasalanang hindi ko naman ho ginawa, ay ako ho ay nanalangin sa Diyos at sabi ko, God, please give me strength to overcome this formidable challenge in my life. Instead, God gave me a lot of troubled people to help. I asked for strength to overcome my life. But He gave me a lot of people, troubled people to help. And then I pray again, God, please give me wisdom. Knowing the right and wrong. Instead, He gave me a lot of problem to solve. Ang dami, ah. Sunod-sunod ho yung kinaso sa akin. Ang dami. Tinagtad ako ng kaso.
then I realized that my prayers were answered. Because if I don't have enough strength, I will not be able to bear to help these troubled people. Eto guys, Idol Francis Leo Marcos, uubusin ang property para lang maitulong sa mga kababayan natin na mahihirap. Ayun, comment reaction tayo dito at panoorin natin itong video na ito hanggang sa dulo. And there are so many, thousands after thousands of people. Then, if God did not give me wisdom, do you think I were able to solve a lot of problems that come into my life? Of course not. Then I realized my prayer were answered. Mami Lorna T. Rutherford, maraming salamat po. Mabuhay po kayo ni Sir Julian. Salamat po sa pagmamahal. Hindi po ako magbabago. Nagkakataon lamang po na medyo kulang pa ako ngayon. Gawa ng hindi pa ho tapos yung aking kaso. At pinibenta ko po yung mga property ko. At pag nagkataon po sana ay nabenta na, huwag po kayong mag-alala. I'm going to create a remarkable change not only in the lives of those Filipino but uubusin ko po lahat ng pagbibilan ng aking mga property para matulungan ko yung mga taong tumulong sa akin nung ako po ay nasa kulungan. Thank you, Mami Lorna. Nagpadala siya ng 50 sterling pound. Sabi ni Isa Laveras, amen. Kaya ako'y salut you always, Idol Boss Evelyn. Thank you po. Sabi ni Joby, I always knew the Lord will never give you anything you cannot withstand. You have so much strength within you. Please keep it up. Thank you, G. I miss you, G. Someone has to do it and God pick you. You are the man. Wow, grabe naman yan. Vincent McLean from USA. Boss FLM, kilala mo naman siguro si Corita na sikat na folk singer noong 80s and 90s. Napanood ko yung vlog ni Julius Babaw at bedridden na pala siya at kailangan niya ng tulong para maintenance niya. Corita? Ibinlog siya ni Julius Babaw? Hindi ba siya tinulungan ni Julius Babaw? Wala akong access sa kanya eh. De, pagkatapos nating tumulong sa kapwa natin, Filipino family, FLM family, titulungan natin siya. Sabi ni RMP, pa-shoutout po, Idol. Boss Idol po, kita since day one. Seaperer po ako. Jopax Vlog. Oy, mga seaperer ha. Pupunta ako dyan sa Seaperer's Hub. Ihintayin ko lang si Ka Arnel Ignacio. Okay? Miss you too, our pandemic hero. Sabi ni Myra Magdosa, totoo yung sinabi mo, sir. Sinubaybayan kita mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. Sabi ni Butch B. Boss, pa-shout out, Idol, truck driver po ako. Lagi ako nood sa'yo, video mo. O, mabuhay ka, Butch B. O, yung truck driver natin, ha? Mag-iingat kayo lagi. Para walang aksidente. Sabi ni Marisa Ramos, napakabait po ninyo. Lahat po ng blessing, makakamtan nyo. Siraulo din ho ako minsan, ma'am. Pero, ang natatanging meron po sa puso ko na hindi po yung nagbago at lalong hindi ho magbabago ay yung hindi ko po pagiging maramot. Opo, hindi po yan magbabago. Maari pong ako'y nagkakasala. Sinadya at hindi naman sinasadya. Ngunit, ang lagi ko pong maipagmamalaki na kahit kanino po ako humarap ay yung aking mapagbigay na puso at kamay.